Yon. Magandang tanghali sa inyo. Ayan ha. Walang daya. Nakita nyo. Usapan namin alas 6 ng umaga. Maaga pa pala kami. Alas 6 pala ng hapon yung umpisa namin. Time check tayo. 12:10 ng tanghalin tapat. Saka pa lang kami bibiyahe. Gawaan itong taong na yan. Yan. Sabi niya, on time daw. Dapat, 5:40. Andun na tayo. So ngayon, nagising ako ng 5:30. Tapos natulog uli. Tinawagan ko sila ng 7, tulog daw uli kami. So tanghalin tapat, bibiyahe kami. Hey! Dapat sinama natin Koreano yun. Yan. Ayan yung dalawa nating kasamahan. Tatlo lang kami bibiyahe ngayon. Dahil na-miss namin bumiyahe ng umaga, na-miss din namin matulog. Tirik na tirik, kaya samahan nyo kami sa pagbibisikleta namin. Biyahe natin sa Iksan. So, tanghalin tapat. Usapang alas 6. Nakapunta ng tanghali. Pero maaga pa kami sa alas 6. Hapon pala yung usapan dahil hindi pala umaga. Namiss namin mag-ride sana ng umaga eh. So napunta kami ng alas 6 ng hapon. Pero kasana namin ngayon alas 12. Ayan. Dadalhin namin ngayon namin kayo sa Iksan. Kasama ko. Tatlo lang kami ngayon magra-ride. Hindi sumama yung iba eh. Tartado yun ha. Basta dire-direcho lang ha. Ayan, di ba nasasabi ko sa vlog ko, merong bike lane sa ilog. Dito meron din bike lane sa tabi ng kalsada. Itong binabagtas natin ngayon is bike lane naman ito ng mga kalsada. Pero hindi natin alam kung papasok tayo sa ano, sa ilog. Ha? Mababa tayo doon. Mababa. Yan. May ilog doon. Yan ang pasimuno. Na sinabing maaga daw. Maaga pala. Maaga pala sa alas 6 ng hapon. It's a prank! Bulat kayo no. It's a prank. Mamaya na magsha-shoutout si shoutout. Maaga pa eh. Parang ngayon uli lang namin gagawin tong bibiyahe kami ng tanghalin tapat. Nung bumiyahe kami noon, pumunta kami ng Gunsan noon. Medyo malayo rin yung biyahe namin. No? Seaside naman yon. Yon, eh dahil sa ako, balat kalabaw, hindi ako nag two colors. I mean, yung balat ko. Sila, nag two colors sila eh. Bato ko naman. Hindi pa naman ako naglagay ng alam. Sunblock. Wala tayo sunblock eh. Ano ko sunblock? Wala ko makakuha. Hindi, subukan natin grasa ilagay nyo para ano. Yan. Bitbit ko ngayon, hindi talagang maingay kasi ang bitbit ko ngayon, naka-road bike ako ngayon. Nagtatry na akong mag-road bike. Masarap din pala pagka naka-road bike ka. Sway-sway lang ang ano, sway-sway lang ang padjak mo. Hindi katulad sa MTB na ano, medyo mabigat-bigat kasi ng konti eh. Daming bus stop oh.
Anda, bus stop. Stoplight pala. Ah! Puro stoplight ang ano natin. Diretso tayo? Ah, mag-ano tayo? Tayo sa ilog. Okay. Yung guide natin, sa ilog daw ang biyahe natin. Dire-diretso nga naman doon. Init. Pero, mainit. Pero malamig na rin. Yung simoy ng hangin dito. Halos mga nakaano na rin. Mga lahat. Desert. Yan, kung makikita nyo yan. Yan, yung bike na yan. Yan, inaarkila lang dito yung bike na yan. Dito na kalima doon. Yung nakita nyo yung bike na yon, kailangan meron kang apps ng kakao. Tapos, pwede mo na siyang gamitin. Magbabayad ka lang. Hindi ko alam kung magkano babayaran mo. So, yung mga ganung bike dito, ang dami, nakakalat lang. Yung dilaw na bike na yon, kakao yon, kakao. Last time, may kakao yan. Baka di naman naririnig boses mo dyan. Ha? Last time, mic. Yung kinakabit na mic. Hindi ko dinala yung mic, eh. Siguro. Ang ginawa yung, microphone sa kage. Ang dala mo. Hindi ko mapagkamala na Pinoy. Kama naman dito, ang daming mga kala mo, nasa forest ka na, no? Dahil mga puno-puno. Pero pag talagang winter, ang pangit ng Korea kasi kalbo. Pero pag kagantong summer pa, o pa-autumn pa lang, yan, medyo maganda rin yung ibang ano, naglalagas na, nag-iiba yung kulay ng mga tao. Pahit din. So, pagka dito ka sa kulay blue, kahit na nasa kalsada ka, yan ang bike lane. Kakao? Mabilis din yan. Yun! Ayan, bumaba na tayo ng ano, ng ilog uli. Tama naman, yung unang binabaan natin, may recreation na kagad ng mga ano. Kaya lang, sinong bibya, sinong mag-exercise ng ganyang tanghaling tapat. Yan! Ayan, ang ganda oh. Di ba? Ang ganda rin dito, kahit lalo na pagka ganitong, kahit tanghalit tapat, hindi ka mamumblema dahil dire-diretso lang ang biyahe mo, kahit saan ka pumunta. Yan, ang chichip-chill ride lang yung iba dyan. Yung iba dyan, ang aiming wet. Yan. Itong bike lane ng ilog na to, layo rin na mapupuntahan mo dito. Dire-diretso to kung saan mo gusto pumunta. Kaya lang, may hintuan, pero pathway lang na sinasabi. Ibig sabihin, apat na dugtong-dugtong na ilog. Simula Seoul hanggang Busan. Siguro, pag pinagdudugtong-dugtong na nila, I mean, pagdating mo sa konting ano, bakit ka lang ng konti, tapos, ano ko, isa mo naman, oh, kahit mga matatanda na, nagbabike pa rin. Tao. Oh. Siguro kung sa atin to, marami na rin mga nakatira dito. Basta pinang ilog, sarap kasi. Oh. Oh, may mga recreational pa.
sa katong ilog, marami ring mga isda. Pero hindi sila namimingwit kasi pagtabi ka ng mga residential area, so yung mga waste product ng mga ano, mga buildings, dito bumabaksak sa ilog. So hindi pinapayagang mamingwit dito. Pero meron ding parte ng ilog na na-vlog ko yata yun sa second vlog ko, na yun, pinuntahan namin yung ilog tapos naligo kami doon. Sarap. Pero ngayon kung maliligo ka, baka hindi na kayanin. Medyo malamig na yung ano eh. Malamig na yung tubig. Ito magiging problema natin. Yung hangin malakas. Hindi ko alam kung paano matatanggal yun sa video kasi hindi naman ako sanay sa pag-video rin. Basta yun lang. Matuloy-tuloy lang sa pag sa pagdodocument ng mga nira-ride namin dito. Siyempre, para na rin sa mga manunukod. Yun, no? Diba? So, ngayon, dito muna tayo sa ilog, eh. Dun! Medyo tapos na tayo dito sa ano, sa ilog bike lane. Akyat tayo uli ngayon. Yan. Medyo mabibigat yung bike namin eh, oh. Tignan mo naman. Medyo mabibigat. Kaya mahirap buhatin. Ha. Tandaan lang doon na talagang safe talaga pagdating sa ilog. Dire-diretso lang. Walang hassle, walang ano. Kaya lang, syempre sa laki ng bike din ng ilog na yan, is meron talagang ano, mga lubak-lubak. So, yan. Tatawid daw kami. Balik na uli kami sa highway ba? Sa highway. Ah. Dito eh, kailangan kahit na wala siyang bike lane, pero dapat nandito ko lang sa ng kalsada. Kasi may possible na sigasahan ng mga title niya. Hindi naman sasagasahan. Yung screen kasi hindi talaga allow dito. Yan, pagka medyo mahinang ano, unless medyo aray-aray mo na yung bike mo. Mooncake Festival sa Chinese. Parang All Saints Day sa atin. Yun yung time nila na magpupuntahan sila sa mga ano, sa bundok para mag worship sa kanilang mga ancestors, saka yung mga naulila nila. Woo!
Ano, kaya pa? Paano ka niyan? 327 yung lalakbayin mo. So, yung isang kasama namin, so may walay sa amin itong Jusso. Bibiyahe siya ng ano, malayo bibiyahe nila. Marami sila doon. Eh, baka kasi kami, hindi namin kayanin. Pero si Papa Shoutout, gusto sumama, hindi ko na lang pinasama. Siyempre, siya yung guide namin dito. Siya na lang yung matitirang malakas sa akin. Yung ibang kasama niya, malakas din naman, kaya lang sa pagkain. Papasukin natin itong innovation. Ibig sabihin, bagong kalsada to. Siguro wala pang mga isang taon na bagong daanan. Kasi bakit ito binuksan? Dito yung mga may bagong mga apartment ng mga malalaki. Apartment. Kasi tawag dito apartment eh. Pero sa atin, ano na yun? Parang condo unit na. Kaya lang ang tawag dito sa Korea is apartment lang yun. Yan. Kita nyo, bago ito itinayo, meron na talagang bike lane para sa mga gusto mag-bike. Ito, itong binabagtas natin na to. Ito yung bike lane ng ano, innovation. Bago lang to. Itong daanan na to, binuksan nila to. Wala pa naman mga isang taon kasi nga gawa nung yung mga apartment na bago. Dito medyo mahal ang mga ano dito. Mga upahan. Kahit na hindi pa siya ganun developed, pero marami na rin mga nakatira. Almost crowded na. So, yung iba, dito lumilipat. Madali lang naman kasi, may pondo ka lang na pera. Pwede ka lang lumipat, makukuha na yung pondo mo dun sa nilipatan mo. Kung nirentahan mo lang, meron din kasing bibilin mo siya. So, mas maganda na yung ano, para sa akin, huwag kang bibili. Kasi, mahal eh. Wala rin tayong perang ganung kalaki. Pwede na yung mga upo-upo. Yan, no? Mga dinidevelop pa. So, yan. Marami rin tayong mga kababayan na nagtatrabaho sa mga ganyan, mga construction. Huwag nating malitin kasi mas malaki ang sahod nun kesa sa mga trabahong factory lang. Malalaki ang sahod nila. So, kaya yung ibang kasama natin, halos hindi nakakapag-day off ng Sunday kasi talagang paspasan ng trabaho nila eh. Kahit Sunday, nagtatrabaho. Salute sa inyo mga construction. Dahil na dito sa mga South Korea. Salute sa inyo dahil ginagampanan nyo yung pagiging responsibilidad nyo sa inyo mga naiwan sa Pilipinas. Hindi kayo natigil sa pagsusuporta sa kanila. Sa mga pangailangan nila. Yan o. Medyo maingay kasi guwaan ng construction. Tapos yung iba dinidevelop pa. Yung bike lane dito, ito. Gusto ko sanang dito dumaan sa kalsada eh. Kaya lang masita ako. Dito kami nadaan pagka... Daming kotse, ano kayo meron dyan? Siguro mga construction yan, no? Ha? Sambong sila eh. Hindi, doon pa sila sa kabila. Doon sila nagtatrabaho. Sambong? Oo, sambong. Doon pa. Kaya natatakot ako. Ha? Natatakot ka? Eh, paano kasi mas gusto mo pa mag-inom kaysa mag-bike eh? Rat! Run! Yung isang kabadyang natin, ewan ko kung bakit nagkaganda ito. Simulan nasira yung bisikleta niyang trek. Na yan, tinalta niya nga ng El Pama. Eh, natatakot na mag-bike. Paano, hindi niya, hindi niya lubos maisip yung pinag-gastos-gastos niya para makabili lang ng panibagong bisikleta. So, isang mahitinding aral din sa atin yun. Na, pag nakainom, o talagang tipsy-tipsy na,
wag nang magbike or wag nang ilagay sa carrier kasi siya din ilagay niya sa carrier yung bisikleta niya. Pero kinukuha ko yung susi, ayaw niya. Kaya niya raw. So ngayon, pag nalalasing, sasabihin sa akin, Tol, ikaw na mag-drive. Mamadali na naman siguro yung bisikleta niya. Pero ayos naman. Yan, no? Tulad niya, no? Ang bibilis ng mga ano. Paano kung ano, bigla ka na lang tatamaan ng mga yan. Alert, kaya lagi tayong alerto. Kaliwat kanan sa bisikleta. Talagang maganda pa rin yung doble ingat. Nadaanan natin yung innovation, yung mga bagong apartment dyan. So dito naman tayo sa papunta ng mga ano. Pag dinire-diretso natin to, yun, dun yung mga malalaking factory. Mga factory ng mga Hyundai. Meron nga tayong bus dito eh. Shoutout nga pala sa Philippine Rabbit. Kunin nyo na yung bus nyo dito. Ilan taon na. Pero hindi ko alam kung nakuha na yun. Joke lang. Kasi maraming mga Pilipino nagtatrabaho. Ayun. Talagang mapapahinga kay. Sobrang tirik ng araw. Buti siya nga. Hindi mahirapan magpaklas. Hindi ka ba nahihiraman? Bukal saan? Hindi! Hindi naman ako nakaklits eh! Feeling lang nakaklits. Yan ang mahirap sa klits. Okay. Kailangan mo pang adjust, kailangan mo pang pitik. Eh sa akin, wala nang klits. Kasi matagal pa naman ako mag-road bike talaga eh. May pagbibigyan lang tayo ng bisikleta na to. Kaya ano, kaya napabili ko. Kaya huwag niyong kalimutan, syempre, mag-subscribe at mag-share. Kasi unang-una, yung kikitain naman kung kumita tayo dito, hindi naman para sa akin kasi blessed na kami dito. Baka nga sakali, mag-abono pa kami. Para lang, makatulong dyan sa Pilipinas na may mga maghahangad na gusto mag-bisikleta. Na hindi kayang ano, syempre pag-aaralan natin lahat yun. Kung sumasahod na tayo, wala eh, mahina pa tayo sa ano eh, kulang tayo sa suporta ng subscribe saka ng mga manonood. So, dito muna kami, magpapahinga dahil sobrang init talaga. So, maya-maya na uli. Ako. Yun! Dito tayo ngayon sa ano, sa mga bikers ng Samkungdan. Yan. Mga bagong gising. Yan. Niyayaya natin sila magbike. Ayaw nila. Yan. Makikita nyo parang santol ano. Yan o. Pero hindi santol yan. Ito yun. Yung kinakain namin. Masarap to pagka madilaw-dilaw na ng konti. Ngayon, ano ba tawag dito? Gum. Cam? Persimmon. Persimmon sa English. Sa Hangkok Mal is cam. Yan. Sarap po. Para siyang ano. Para siyang hindi siya santol eh. Mayaman. Hmm? Kabas na may pagka papayang hilaw na may. Ayun. Oo. Papayang hilaw. Papayang hilaw. Hmm. Pampalakas daw to. Sa pampatibay. Ngayon may balat niya may fiber. Maganda sa charm. Nakakatibay. Pampatibay ng ano. Yung balat niya may... Nang loob. Lalo na sa mga nasasaktan at mga nasasawi. Yan. Si shoutout man. Tumitingin ng makukuha niyang medyo manilaw-nilaw. Kayo ba'y nagugutom? O nagtatai?
Pwede linok eh. Pag linok ka eh. So, pag nilunok mo yan, sigurado pag nilabas mo yan, sigurado buong-buo pa rin. Ayan. Pag nalabas to, pagka pa-winter na, saka siya namumunga. So, pagka nagbabike kami, may makita kami sa daan na ganito, pinipitas namin. Nag-tambay muna kami dito bago pumunta ng Isan Palace eh. Niyayaan lang sila. Uminit na naman, ano? Alam, ay, ayaw nilang sumama. Laki ng aso. Tingnan natin kung kakain ng persimmon. Ah, kumakain siya ng persimmon. Sa bagay, yung aso namin kumain nga ng kalabasa eh. Aba, sosyal. Ayaw niya kainin yung malaki-laki. Oo. Oh. Parang takot talaga magtapon ah. Kain niya. Ayan. Yung mga dog lovers yan, Korean dog yan. Parang ano siya oh. May halong ano. Yung ano, yung sa Tibet. Na aso? Ano ba tawag doon? Hindi ko kasi alam yung mga pangalan ng aso eh. Pero laki oh. Ilan na nasasakmal nito? Jason, ilan na nasakmal nito? Kalaglagan na ha. Isa pa lang. Isa pa lang. Pangalawa ka. Yun. Medyo hapon-hapon na. So, maganda nang mag-drive. Hindi na ganong kainitan. Konti na lang, pero maaraw. Pero hindi katulad kanina. So, mahaba yung pinahinga namin dun sa isang tropa eh. Kumain pa tayo. Kumain pa kami ng camp. Malapit na rin. Mga 5 kilometers na lang or 7 kilometers. Ando na tayo. Dun sa Isan Palace. Palace eh, no? Kaya meron dun sa palace na yun. Ito eh. Hindi namin alam kung pwede yung bisikleta dito o ano kasi medyo ano na eh, meron ditong isang ano lane na pag tinaanan mo dire-direcho papuntang ano expressway. Mali saan? Dito? Pwede tayo dyan? O doon tayo dumaan sa ano? Pwede? Go! Sige! Minsan lang naman tayo mamatay. Sorry. Golf course pala to? Nag-golf po? Akala ko park lang to, golf course pala. Ayan naman, nag-golf eh. May bayad kaya dyan? Ayan, mga nag-golf. Ah, maliit. Parang golf lang pala to. Hindi pala siya golf.
Akala ko gold talaga. Hindi ko alam kung tawag ko sa laro na yun. Tinamaan ka? Ha? Natakot kami, akala na sasalubong kami dito sa alo. Sa mga sasakyan. Ito pala, may kalsada pala nagdaan. Magaling pa rin ang ating tangkol na gagayin sa atin. Ito, no choice tayo. Dinaaral natin itong highway. So, dito, konting ingat lang talaga kasi marami rin mga magigilis na sasakyan dito. Kaya no choice, hindi dire-diretso. Pero, yun! Dito na pala tayo. Woo! Ayan. Ito yung sinasabi. Iksan Palace na pinupuntahan ng mga ano, ng mga tao. Lalo na ngayong linggo. Kaya lang, syempre, iwas-iwas ang COVID. So, hindi sila gano'n naglalayo. I mean, hindi sila gano'n naglalabas. Kaya ako konti lang ang tao. Woo! Yan, kita niya ba yung dinosaur? Yan. Eh, dinosaur oh. Ang laki oh. Ang laki ng dinosaur. Yan. Kung walang COVID, matik dito. Maraming tao dito. Isa to sa pasyalan eh. Ng Korea. Ito, Iksan to, Iksan. Dito maraming mga nagpipiknik. Yung mga pamilya nila magkakasama. Yun, babanding-banding. Eh ngayon eh. Gawa kasi ng COVID. Kaya konti lang yung mga namamasyal. Ang laki oh. Ito lang yata ang dinosaur na hindi natatakot yung gagamba. Ayun oh, may gagamba oh. Susunod natin para makita nyo yung gagamba. Baka sabihin nyo, nilidaya ako. Ayan. Ayun yung gagamba. Ayan. Daya ah, nakakapit doon sa dinosaur. Ang laki nito eh. Buti nung bagyo hindi siya na ano, hindi siya natumba. Hindi ko alam kung ano to eh, kung bato-bato o ano, styro lang. Parang kahoy siya na yung styro. Ayan. Yung mga mahilig sa gagamba, yan o. Mga tamad ang gagamba dito. Ayaw magkakain. Ayan. Ayan lang. Tapos, meron din dito ang mga playground. Alam ko may bilihan dito ng mga ginto eh. Yun nga lang, sarado kasi ano, Sunday. Pero check din natin kung ano, kung may ginto nga. Atol! May nag-aaway na ano? Na? Dinosaur. Matagal na nag-aaway. Buti nga, hindi nakakaano. Nakalbo na nga sila eh. Long hair dati yan eh. Kikis-kisan lang sila ng ano. Nang ulo. Ayan. Ayan lang. Yung sinasabing nag-aaway. Matagal na nag-aaway. Nakalbo na lang sila. Ayan. Ayan. Medyo magalaw kasi nakasulay.
Ayan, oh. Meron dun chicks. Boso, boso. Yan. Statwa. So, tingnan natin kung makakapasok tayo doon sa sinasabi lang Jewel Palace. Yun. Ayan, yung bunga ng dinosaur. Pinakaulo niya. Tapos, yun. Nadaanan ng tao. Eh, under construction pala ito ngayon. Ano eh, oh. Itong park na to. Sa Iksan to, sa Iksan. Hindi na ito sa Jeonju. Ayan. Ito yung sarado yung ano nila eh, yung bilihan ng ginto. So wala ganong tao. Gawa ng food. Eh nagpipicture dun sa ano, sa bunganga. Pero kung walang COVID, matik to. Dami mga tao dito. Sa gabi, maganda rin. Marami kasing ilaw. Maraming ilaw. Konti lang mga nag-aano. Kahit yung bilihan ng ginto eh. Sarado, sana makikita natin pare-pareho yung paano kung inaano yung ginto. Kahit yung poles nila, wala na. Oop, bawal dumaan. Yan, dito maraming mga tao pagka ano, linggo. Eh, hindi kyang ginagawa yung ginto. Tapos, eh yung malaking daya mo. Eh yung malaking diamond na kaya tinawag mo yung palace. Tingnan natin yung malaki na. Malaki. So yan, ito ang Iksan Jewel Palace. Talaga ano, malungkot gawa talaga ng COVID. So hanggang dito na lang mga kapadya ko, hanggang sa susunod na lang uli. At suporta naman, subscribe lang, saka share sa mga vlog namin. Maraming salamat. Bye bye.